this vlog, gusto ko lang sagutin yung tanong na, bakit hindi na lang kayo nagpagawa ng bahay? Well, number one, my answer will be, hindi namin kaya magpagawa ng bahay dahil wala pa kaming ganong kalaking budget. Malaki kasi yung kailangan para ipatayo yung bahay. So, ang kinuha naming bahay ay yung loan. Yes, hindi po ito fully paid. Utang pa po ang bahay na ito. Mas magandang choice yun sa amin para babayaran na lang namin siya monthly. Para sa akin, mas gusto ko yung ganun kasi hindi ko kaya maglabas ng sobrang laking pera. Again, utang pa po ang bahay na ito, hindi pa ito fully paid. At ang pinaka-reason talaga kung bakit nagmadali akong kumuha ng bahay is because magre-retire na yung mama ko and I want her to experience na may sarili na kaming bahay. Sa bahay na kami, Harold. Hindi na kami sa squatter. Pero hindi pa fully paid kaya masyadong masaya. At is amin na to. Sana bayaran mo naman. And syempre, hindi mawawala sa reason na i-demolish na kami. Ayoko naman na tumira kami doon tapos nakikita namin yung bahay namin i-demolish, diba? So magandang meron na kaming sariling bahay ngayon pa lang para kahit papano nasisimulan na namin yung aming dream house. So sana sagot yung inquiry na yan dahil yun ang best option para sa amin. So we will start our vlog! Back sa aking channel and today is the day dahil nag-resume na nga ang construction ng aming bahay at nandito ang ating bagong architect at engineer to discuss us kung ano ang plano natin sa aming extension which is yung classic nating hagdanan. Diretso ka ng impyerno mo. Nagkakaroon ba ng hagdan o wala? Malalaman natin ngayon yan. And also, service na rin nila ang kinuha natin para sa ating landscaping at garahe. Kasi nga, yung ginawa natin last time is extension na ng kitchen. Hindi pa ayos yung garahe at yung landscape ng aming lote. We decided na sila na lang din ang kunin natin para isa na lang ang kausap at hindi na tayo masyadong stress at nakuha naman nila ang tiwala ko. So today, i-discuss namin sa inyo kung ano yung mga plano nila para sa bagong bahay. And naniniwala naman ako na hindi tayo mai-stress dito. Hi! Hello! Pasok na kayo! Hello! So ito kasama natin ulit ang Team Power Rangers. So ngayon, i-discuss natin ni Dax yung mga plans nila. Actually, gumawa kayo ng dalawang option, di ba? Hindi ko na sinama yung third option kasi masyadong costly siya na kailangan pang i-relocate yung door ko. So, hindi ko na sinama yon. So ito yung option one. So upon entering, ito yung laundry. Naisip namin, wag na lang mag-provide ng stairs since enough naman yung space to utilize it as sampayan. Wow. Tapos sa taas naman, i-utilize na lang siya bilang balcony ng isang bedroom, ay ng dalawang bedroom. Tapos sa second option naman, magpo-provide pa rin ng stairs pa L-shape siya. Makikita sa walkthrough mamaya yung itsura ng stairs. Kasi sabi ni Dax, best option daw yung wala nang hagdanan. So ba't mo napili na, ako kasi ayoko din na may hagdan. So bigyan mo tayo ng magandang rason kung ba't huwag niya tayo maghahagdan. Dahil ito trauma na ako sa hagdan na yan. Appropriate siya for balcony. So, mas ni-utilize namin yung space na yun para sa balcony ng bedroom. Saka since enough naman yung space ng laundry para magkaroon ng sampayan. Ayun, tapos di rin namin sinama yung option ng spiral stairs dahil kasi sampayan siya, so mahirap mag-akit baba ng damit sa spiral staircase. Ang naisip ko kasi, Dax, madami naman kasing pwedeng gawing sampayan. Ako din, mas gusto ko yung option 1 nyo. Pero, gusto ko sana isa lang yung pintuan. Okay ako dun sa isang pintuan. Well, actually, alam mo ba, naisip ko nga na i-extend na lang itong Pero yung una kong plano sa bahay na to, i-extend itong balcony dito, papunta doon. Paikot na siya. Oo, paikot. Pa-L na siya. Kasi may nakita akong base sa mga chismis sa ibang bahay dito. May mga gumawa ng ganun kasi, Dax. Okay. Oo, para hindi na tayo magbutas pa ng another butas, i-extend na lang natin siya. Kasi sa may bandang unahan dito, may nakita akong ganun. Sabi ko, pwede pala yun. Ang main concern originally kasi laundry eh. Oo. So parang nawala sa isip ko na pwede siyang i-utilize as one space yung balcony area na parang combined balcony na siya. Oo, so parang paikot na lang. Pero parang it's a lot of work ata. Nakakatulong siya kasi yung anggib pa ng ulan. Oo, kasi yung problem ko dito sa pinto namin sa may kitchen part, ibang level yung ulan, talagang bumabaha sa may kitchen because nga maliit nga yung canopy. Matatanggal lang din to yung plant box area. Alam mo, comment down below kung maganda. Comment down below kung tingin nyo mas magandang option yun. Yung i-extend natin yung. So, kung ganun yan, huwag na natin yung extend. Okay na ako doon. Sa una. Sa option 1. Oo. By the way, yung napakagandang nakita nating layout, ginawa pala yon ni Madam Prey. So, Madam Prey, magpakita ka naman. Naging makeup vlog. Kasi anong vlog mo? Promote mo na din. Precious Retes yung name ko sa YouTube. Ayan, follow niya. Siya yung gumawa nun. So, paano? Nahirapan ka ba? Yung design naman is based on
on your preference. Nasa sa'yo pa rin po. Oo, nasa akin pa rin ang huling halakha. Nasabi ko na rin naman yung mga concern ko sa kanila. And yun yung nakikita kong isa sa mga magandang option. Tingin mo mga ilang mansion bago magawa? Estimate natin that's around 60 days to 75 days yung construction, including na rin yung planning. And I think yung option 1 yung best choice in terms of cost din eh. Kasi mas mura siya. Mas best for yung cost pag option 1. For your plans and designs, get an architect. Hindi naman to promote only architects kasi we also hire engineers as our partners in profession in designing. Magkakampi po kami dito, kami yung mga civil engineers, electrical engineers, mechanical engineers, and other trades. Kahit mga landscape architects, interior designers, mga magkakampi po kami dito. Hindi po kami magkakaaway. So anyway, maraming salamat, Doc. So abangan natin yung mga iba pa nilang mga plan kasi for sure, i-walkthrough ko din naman kayo sa bawat process na gagawin nila. So kasi madami nagko-comment, Sir Doc, ang tanong nila. Gusto na lang makita ulit yung mukha mo. Kasi abilis daw last time eh. Ano ba akala mo ang tanong nila? Puro ducks ba yung tanong eh? Kinita mo yun! Hello guys. I'm Architect Ducks. Thank you for the exposure, Lloyd. Hantayin ko lang muna, babalitaan ko kayo may mga update mamamaya. Bye! Tapos na yung discussion natin with Architect Docs. So kung makapansin nyo, nag-iba na po yung ating hagdanan at napalitan na po siya ng hagdanan na kahoy. So, susubukan natin umakyat kung kaya pa tayo nito. Uy, baka mamatay ako. Nakakatakot, parang ayaw na ito doon. Tapos na po yung bawang hagdanan natin para hindi na po tayo ma-stress. Ang ginawa po namin is gumawa na kami ng kahoy na hagdanan para hindi tayo nagkatalatalo kung anong hagdanan gagawin natin. Charot! Base sa discussion namin ni Architect Dax, hindi na tayo maglalagay ng hagdanan. So ngayon, binisita ako ng isa sa mga best friend ko, long lost best friend ko. Kamusta ka naman, Lloyd? Nakakatawa ka! Si Polly, long lost best friend ko na medyo matagal ko nang di nakita kasi meron talaga tayong mga kaibigan. Wait, meron tayong mga kaibigan na kahit matagal natin hindi nakita, pag nakita natin ulit, ganun pa rin, close pa din, wala nagbago, di ba? Shoutout sa mga kaibigan natin, hindi lang nakita, hindi lang namamansin. Si Paul, ganun pa din. Kung paano ko siya nakilala noon, ganun pa din siya at may mga sikreto pa din kami hindi namin pwedeng i-share. Dati natin mga inside joke pa din natin. So thank you very much, Paul, bilang isa sa mga tulay para mag-push ang partnership natin with Sharp. Thank you very much. And thank you rin, Lloyd, for having Sharp sa bagong bahay mo. I see to it naman na magagamit mo siya ng pangmatagalan. And ligtas ka sa mga airborne viruses, germs. May dinala siya sa ating mga gifts galing sa Sharp. So ito na yung tatlong air purifier natin. I'm so happy. Thank you very much, Sharp, sa pagpadala nito. I-unbox ko yan soon. Thank you, Paul! Welcome! Ah, miss kita! So, meron ring gift ang Sharp para kay Mother Queen. Yay! Ito ang Sharp Rice Cooker. So, thank you very much! Ang dami ng mga banda. Thank you, Paul! Welcome! So, ngayon, resume na yung natatrabaho ng aming kusina at excited na ako sa aming mga kabinet at mayroon ng mga forma at saka malapit ng matatapos. Ngayong wala pang kabinet, mahirap kasi kalat-kalat yung mga gamit eh. Kung saan-saan kasi nakalagay eh, kung walang kabinet eh. Mayroon ng maliit na progress. Yan. Malapit nang matapos. Nilagyan na ng saksakan at saka pinainal na nila, nagpintura na sila at saka ready to fix na yung oven. Ayun, may mga sukat na yung mga kabinet. Ito, nagawa ko ng lemon at ginger para inumin namin ni Lloyd at warm ito kasi maganda din ito inumin kasi alam mo na ngayon. Ito din ang iniinom ni Lloyd, tsaka iniinom ko din. Dalawa na kaming nag-iinom nito. Ito ang ulam namin. Ginataang kalbasa at tsaka sayote at tsaka mayroon siyang okra at tsaka nilagyan ko ng daing. Ito lang ang ulam namin. Ito, nakikita niyo ang kalat pag walang kabinet, kung saan-saan nakalagay yung mga gamit. Masakit sa ulo pag puro kalat. Kung may makabinet na ito, so safety na siya, malinis na tingnan. Kasi itong mga gamit na to sa kusina ito. So that's it for our video today. Maraming salamat sa panonood ng video ito. I'm sure lahat tayo ay masaya dahil may update na nga sa aming pang malakas ng hagdanan kung saan wala na siya ngayon. Hindi na gagawa ng hagdanan kasi hindi na siya kayang i-push. And hindi siya yung option na gusto kong puntahan. Thank you very much sa pagsama sa progress ng aming bahay. We're very excited to see the final result. And maraming salamat sa pagsama sa journey ko. This is my new life. My new love sa bagong bahay. So I want you all to be part of it because you are a big part kung ba't kami nandito ngayon. Maraming salamat sa panonood ng video ito. Kung enjoy
na-enjoy mga video ito. Huwag mo kalimutan mag-like at mag-share sa tropa mo. Subscribe ka sa aking main channel. Like, chapter na ito. Masa ko like, share, like, chapter na ito.